Good morning mga ka-extract. So, welcome sa ating maiksi lamang na video training, no? And I made this video dahil sa mga tanong din ng mga leaders natin. Kasi kahapon lang we close yung first ever depo dito sa Mindanao. And maraming nagtanong sa akin, ano daw yung ginawa ko? Ano ba yung pwede ko bang ma-share yung mga ginawa kong presentation? Actually, wala naman akong ginawang kakaiba, no, doon sa kung bakit namin to na-close itong depo. Pero I just want to share sa inyo yung 5 laws of persuasion na ginamit ko dito, no, para mas mabilis at napadali namin yung pagko-close sa depo na ito. And itong 5 laws of persuasion na to, I promise you na kapag ito'y ginawa nyo at in-apply nyo, ay sigurado na mako-close nyo kung sino man yung gusto mag-depo or any presentation or kung sino yung gusto nyong maging member ng extract. No? Maraming nagsasabi yung iba, ang key daw para to close the sales ay nasa presentation. Masasabi ko, although kahit maganda yung presentation mo, kung hindi mo naman in-apply yung mga necessary skills and mga laws na itong i-share ko sa inyo, ay magiging baliwala, no? Although maganda key rin, no, isang key ang magandang presentation, pero mahalaga din na may apply nyo yung mga law of persuasion. So before ko i-share yung 5 laws of persuasion na nakatulong sa akin para ma-close yung depo dito sa Mindanao, ay i-share ko muna yung 3 uri ng audience or mga 3 uri or type ng mga tao na minsan napipresentan mo. No? Yung una, yung may mga tao na very visual sila. No? When I say visual, kapag nagpipresent tayo sa kanila, ay mas napipersuade sila kapag maganda yung presentation natin. Misa yung maganda yung graphics na ginagamit natin, maganda yung mga visual na pinapakita natin sa kanila, yung color parang ng presentation. So key din talaga yung presentation, no? Yung magandang presentation. Kaya nga yung presentation natin, dapat ang gamitin yung standard presentation natin, no? Lalo na sa marketing plan. Ginawa natin yon kasi maganda sa mata, maganda talaga yung presentation na yon. At that's the same presentation na ginawa ko para ma-close ko itong depo na to. Kaya gamitin nyo, no? So may mga taong visual, mas napipersuade sila agad pang maganda yung presentation mo. Pangalawa, may mga tao naman na auditory, no? Ano itong auditory na to? Yung auditory naman, ito yun, mas napipersuade sila kapag nakakarinig sila ng mga ganda. No, example, ma'am, kapag ka nag-depo ka, alam mo ba, exclusive ka, ikaw lang mag-pipenetrate dito sa yung area. And alam mo yung mga products natin, ma'am, sobrang gaganda. And na maganda sa health at maganda pang pagkakitaan. So yung mga kailan ang gamitin natin is mga positive words na maganda sa pandinig natin. So iwasan din natin gumamit ng mga word na minsan kinakabahan sila, no? Example, ma'am, pirma ka na ng contract. No, instead na gamitin natin yung contract, gamitin natin agreement. Yan. So mga ganun. Ma'am, mabumili ka na, no? Parang ganun. So instead na gamitin natin mag-buy, kasi pag parang ayaw nilang nagbabay, ma'am, register ka na or magpa-member ka na. So gumamit tayo ng mga words na maganda sa pandinig, no? Kung sa seminar setting, yun, kailangan may mga music na maganda sa paningin nila, papatugtog muna tayo ng mga gandang music. So yun, no, may mga taong auditory, ibig sabihin mas na pipersuade sila kapag maganda yung napapakinggan nila. And pangatlo naman, may mga tao din yung tinatawag na kinesthetics. Yan. So mas napipersuade sila kapag nahawakan nila yung product, natitikman nila yung product, nahawakan nila yung brochure. So ganoon yung mga kinesthetics, no? Na mas sila namomotivate or napipersuade sila na bumili or mag-avail kung ano man yung mga gusto nating i-share sa kanila. So yun, yun, no? Yung mga 3 types ng pinipresenta natin. Ngayon, we will now proceed sa 5 laws na kailangan mong i-apply, no, para makaklose ka ng depo or makaklose ka ng sales o mapamember mo siya sa extract, no? Especially sa depo, no? Magamit mo to sa depo na to.
So, yung una yung tinatawag nating the law of scarcity. Ano ba ibig sabihin ng law of scarcity? Ang law of scarcity daw, mas napipersuade sila yung mga tao kapag nalalaman nila na limited lang yung ino-offer mo. Yan. So, ibig sabihin parang konti na lang ito, no? So, paano natin ito may apply? No? Kapag sinabi natin, pag tayo na magko-close, pwede natin sabihin, or pwede natin gamitin yung ginamit ko na may promo po kami. Ma'am, gusto nyo abil tong promo na to, pwede kang mag-depo. Or ma'am, baka pag kailangan i-abil mo na to para hindi ka na maunahan ng ibang may interesado. So, kailangan, yun, pag ginamit natin yun, nagkakaroon sila ng sense of urgency. No? So, doon yung tinatawag na law of scarcity. Pag sa tingin nila na limited na or parang paubos na, napipersuade silang pumili. Okay? So, yung unang law natin. Yung pangalawang law, yung tinatawag naman nating the law of reciprocity. No? Anong ibig sabihin nito? Ang may mga tao na mas napipersuade sila pag gumawa ka ng favor para sa kanila. No? They are obligated to return the favor to you. No? Example ito, kapag yung kapitbahay natin, di ba, in-invite tayong kumain sa kanila, mag-dinner, tayo naman, na-obliga din tayo na time will come, mapa-dinner ko rin ito. Yan. So, paano naman natin ito ma-apply sa pag-close ng depo? Siyempre, bigyan mo ng free, diba? free taste or free product. Yung ganyan yung ginawa ko sa ano eh, sa isang depo na kinuklos ko. No? Binigyan ko sila ng tig isang sachet, yung mga BOD. No? Tapos, sabihin ko, sir, tikman nyo. Nung natikman nila, aba, talaga na-feel na nila. At doon palang nabasa ko sa mga mata nila na gusto nila ng gusto na nilang mag-depo. So, yun, law of reciprocity. So, people are obligated to return the favor na ginawa mo sa kanila. So, kailangan always, ang key doon, always may bibigay kang something sa kanila para maobliga sila. Okay? So, yung sa depo na binigyan ko ng product, they return the favor, so nag-depo sila. Okay? So, pangatlo namang law, yung tinatawag naman natin the law of association. Yan. The law of association states that the people are more likely to accept, purchase, or like things which are endorsed by other people, lalo na yung mga nire-respeto nila or yung kasama nila. Halimbawa, kaibigan nila. No, kaya importante, during your presentation, dalhin mo yung mga taong sa tingin mo ay nire-respeto nila. Ito, nagawa namin to kasi na-close ko to kasi yung nag-refer sa kanya is tito niya na matagal niya nang hindi nakikita, tapos nakita sila. Andiyan yung tito niya, may business ako ipapakita sa'yo. So, nakinig siya. So, kaya no, mas na-persuade sila. Ano, na kasi lalo na yung sinabi ko, itong product na to, ginagamit na po ng tito niya, sir. At may testimony siya. So, that's the law of association. Yung pang-apat, mga kapatid, yung tinatawag naman nating the law of contrast. Yan. Ano itong law of contrast? Ang sabi dito, the law of contrast states that when two terms or people or two prices na pinag-compare mo, minsan mas pinipili nila kung anong lower. No? Okay. So, kaya, yung sa depo natin, una kong sinabi, alam niyo po, yung depo dati po ay 300,000 or 200,000. Ngayon, sir, naging 125,000 na lang. Kaya sir, ano mas pipiliin niyo, yung 200 or yung 125? Tapos, sir, mas pinaganda pa namin yung package ngayon. Yung dati po kasing depo na inano namin or center, mega center, bilibilihin niyo ng SRP price. So, wala kayong kita agad dito. May depo price yun na kagad mabibili. So, yun. Yun yung tinatawag naman nating the law of contrast. So, mas pinipili nila. Kailangan may contrasting muna. No? Contrasting. Para makita, oh, ito dito na lang ako pumili kasi mas mababa to. Okay? And then, yun naman yung last na ikalima, yung tinatawag naman nating the law of conformity. Ano ito? Or, tinatawag din itong the law of majority. Yan. Kung may mga tao mas napipersuade sila kapag nalaman nila na yung product na inoffer mo sa kanila ay ginagamit na ng maraming tao. Or pwede mo sabihin, ito pong product na to,
ginagamit marami ng napagaling sa kanilang mga sakit, marami po tayong testimonial. Or sabi mo, pwede mo sabihin, may nagdepo na po, alam niyo sir, may nagdepo na rin po sa Mindanao at may mga upcoming depo na rin sa Palawan, sa Pangasinan, no? At marami pa pong iba. So, mafe-feel niya na hindi lang pala siya at ito yung ginagamit ng majority, kaya gagamitin ko na. Okay? Kaya nga mapansin niyo sa mga advertisement, di ba, ito ay 99% of people or 99% lang sa mga beauty products, 99% of Filipinos are using this product. So, parang ganun, no? Tinatawag nating law of conformity. So, to recap, no, yung limang law na laws of persuasion na kailangan nating i-adapt, no, to close para mas mabilis nating ma-close yung depo natin. Una, yung tinatawag na the law of reciprocity. Pangalawa, the law of association. Pangatlo, the law of contrast, no? And pang-apat is the law of conformity, you know? At yung pang-lima, yung the law of scarcity. Okay? So, yun yung mga laws na in-apply ko and I find it very effective. Kaya, ang gawin nyo, i-apply nyo na ito, no? And I'm looking forward na makita ko kayo or after 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, meron na kayong makaklose na depo. I promise you, kapag in-apply nyo to, sure, sure to talaga, mga ka-extract. So, thank you and good morning.